Ate, ikaw? Oo, ako nga. May problema, ha? Mabuting anak? Naging masama man ako sa paningin ng ibang tao. Ngunit kailanman, hindi ako naging masamang anak. Hindi katulad mo! Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Basta akin ang kayamanan ni Papa! Dadaan ka pa sa ibabaw ng aking bangkay bago mo maangkin ang... Gabi! Tuluyan nyo nang patayin ang lalaking yan! Bad Boy! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Bad Boy! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Bad Boy! Ay, kumusta na kaya ang lagay ni Fidel? Alauna na ng madaling araw siya ipinasok sa operating room. Pero hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang doktor. At hitong gabi namang ito ay wala pa. Ay, itong nangyayari kay Fidel. Dinibdib niya ang ginawa ng mga anak eh. Malalaki naman sila. Aling tinay, aling tinay. Kumusta na po ang papa? Hindi ko pa nga nakakausap ang doktor eh. Aling tinay, ayoko pong may masamang mangyari sa papa ko. Ang mabuti pa, manalangin ka sa agarang paggaling ng papa mo. Ah, ang doktor, lumabas na. Sandali lamang. At kumustahin ko ang papa. Dok, kumusta po ang papa ko? May sakit po ba ang papa ko? Kung meron man, ano po yun? Anong sakit ng papa ko? Mahina ang puso ng papa mo. Pero maagapan pa naman. Kaya lang, iwasan ninyong sumama ang kanyang loob at iwasang magalit siya para hindi lumubha ang kanyang karamdaman. Kundi baka maopirahan siya. Ay, ano ba itong nangyayari? Panay na lang problema. Una, nawawala si Ika. Pangalawa, tumawag si Miriam. Nagpapadagdag ng perang pamartikula niya. Ay, may katwiran nga naman si Miriam. Kung hindi ko siya pinalis sa trabaho niya, hindi ko na sana alalahanin pa ang tuition fee niya. Kaso, hindi naman pwede na hindi ko siya patigilin sa kanyang trabaho. Ay, kung bakit kasi sa dinami-dami ng pwede niyang apply ang trabaho eh, sa beer house pa. Ayun tuloy, nabastos daw siya. Okay na sana, dahil nakapagpadala na ako. Pero kulang pala ang pinadala ko. Pinantaan pa din ako na kung hindi ko may papadala agad ang pera eh, baka maghahanap ulit ng trabaho. Ay, paano ba to? Baka tutuhanin ang banta sa akin na maghahanap ulit ng trabaho. Baka babalik na naman sa beer house ang babaeng yun para lang magkaroon ng pamartikula niya. Ay, ano bang gagawin ko? Hindi naman ako basta-basta makakaalis dito sa ospital. Dahil nandito pa sa ospital si Fidel.
at wala pa si Gabi. Ay, ano bang gagawin ko? Ano? Oh, iho. Nasaan kayo ngayon? At kailan mo iuwi si Nika dito sa bahay? Pupunta pa kami ng Tagaytay, Mama. Ano? Iho, baka nakalimutan mo na summa cum laude yung si Nika. Kailangan niyang tanggapin ang kanyang diploma at honor. Sa Huwebes ba naman ang graduation niya? Lunes pa lang ngayon, Ma. Huwag ko kayong mag-ala. Sandali lang kami doon. Baka Miyerkules ng gabi siguro narito na kami para sa kanyang graduation. Oh, sige. Mag-ingat kayo dyan. Yang si Nika, ingatan mo, Adolfo. Oo naman, Mami. Huwag kayo kayong mag-alala. Hindi lamang kami dalawang uuwi dyan sa bahay, kundi magiging tatlo na kami. Ako, si Nika, at ang magiging apo ninyo. Ay, nako. Ang importante sa akin sa ngayon, makauwi kayong dalawa ng ligtas. Kaya kailangan, naririto na kayo ng Miyerkules na gabi para hindi na ako masyadong mag-alala pa. Kumusta na kaya ang papa? Lumabas ako ng ospital nang hindi pa siya nagigising. Ngayon kaya? Gising na kaya siya? Narito na ako sa pintuan ng kwarto. Bubuksan ko na. Aling Tinay, kumusta na po ang papa? Nagising na ba siya? Hindi pa. Pero ayon sa doktor, sanhi lamang daw ng itinuro nilang pampatulog. Kaya hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon. Ganun po ba? Ikaw, kumusta naman ang paghahanap mo sa ate mo? Nahanap mo na ba siya? Ay, hindi pa po. Pero inireport ko na po ang kanyang pagkawala sa himpilan ng pulis. Ano ba naman ang ate Nika mo? Hindi man lang tumawag para alam natin kung nasaan siya. Sinubukan kong itrack ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Kaya lang, hindi ko matrace. Naka-switch off ang kanyang cellphone. Ay nako, nasaan na nga ba ang ate mo? Graduation na niya sa Makalawa. Oo nga po eh. Hindi bali, may isa pa akong dapat puntahan. Sino? Si Adolfo. Siya lang talaga ang pinaghihinalaan ko kasama ni Ate Nika. Eh, bakit hindi mo pa siya pinupuntahan sa bahay ng Adolfo na yon? Eh, hindi ko pa kasi alam ang bahay ni Adolfo eh. Nagtanong-tanong lamang ako sa mga kakilala ko na kaibigan niya. At meron ngang nagbigay sa akin ng address kung saan nakatira si Adolfo na siya kong pupuntahan. Mabuti naman kung ganun. At sana, magisnan ng papa mo si Nika pagdilat ng kanyang mga mata. Oh, maganda ba? Oo. Ilang beses na rin akong nakapunta dito kasama si na Papa at Gabi. Pero, iba ang kasiyahan ko ngayon. Ako rin. Kakaibang kasiyahan ang nararamdaman ko ngayon. At kung nagagandahan ka sa tanawin, mas nagagandahan ako sa'yo. Oh, ayan ka na naman. Nambobola ka na naman. Totoong sinasabi ko, Nika. Kaya nga ako atat na atat na pakasalan kayo. Para araw-araw, gabi-gabi, nasa tabi kita. Namimiss kaya kita lagi.
Pagkising nga ulit. Hoy, ano ka ba? Ang dami-daming taong nakakakita sa atin, no? Ayan mo lang yan, maiinggit. Sarap-sarap na talaga galikan, babe ko. Number 15A, San Marcelino Subdivision. Naririto naman ako sa San Marcelino Subdivision. Ang number 208 ang numero ng bahay ni Adolfo. Malapit na nga ako sa address na nakasulat sa papel na ibinigay sa akin ng kaibigan ko na kaklase ni Adolfo. Ilang bahay na lang malalampasan ko at bahay na ng Adolfo na yun. Aapurahin ko ang paglalakad para makarating ako kaagad. Tatawag lang ni Adolfo at mag-iimpake na raw sila ni Nika pa uwi. Malamang ay gabi na nga sila makaka-uwi dito. Oh, sinong mag-akala na magiging manugang ko si Nika Martinez ni sa Hinaka ay hinding-hindi pumasok sa isipan ko ang pagkakataong dumating sa buhay ko. Adolfo! Ilabas mong kapatid ko! Oh. Adolfo! Ha. Alam kong nariyan ang ati ni Kako. Ilabas mo siya. Ha. Adolfo! Ilabas mo ang ati ko. Kung hindi, mapipilitan akong pasukin kanya sa loob. Parang pagliling sa akin ng boses. Teka nga. At dudungaw ako sa bintana. Adolfo! Ilabas mo ang ati ni Kako. Huwag mo siyang itago. Hindi ako mismo ang papasok niya sa loob. Ha. Si Gabby Martinez! Atawag ang kong pulis at ipapakulong kita! Nasalang kidnapping! Anong gagawin ko? Ano? Teka, ang mabuti pa. Uutusan ko ang isa sa mga kasama ko sa bahay na sabihin hindi ito ang bahay ni Adolfo para mailigaw ang damuhong Gabby na yan. Ate Nika, lumabas ka dyan! Hinahanap ka na ng papa! Ate Nika, lumabas ka na dyan! Hoy, mister! Ano ka ba? Sinisira mo ba yung tarangkahan ng bahay? Sino ka ba? At sino ang hinahanap mo? Si Miriam. Lumabas ng bahay at kinakausap si Gabby. Adolfo, alam kong nariyan ka sa loob at itinatago mo ang ate ko. Ilabas mo siya. Bibilang ako hanggang tatlo. Pag hindi mo pa siya inilabas, papasukin ka na dyan sa loob. Isa! Dalawa! Ate Nika, lumabas ka na dyan! Hoy, mister! Ano bang problema mo? At may plano ka pa yatang sirain ang gate ng... Teka, parang kilala kita. Ako rin. Parang namumukhaan kita. Pamilyar din ang mukha mo. Pero hindi ko lang maalala kung saan kita nakita. Ganun pa man. Dito ka ba nakatira, miss? Oo. Dito ako nakatira. Dahil dito ako nagtatrabaho eh. Nagtatrabaho ka dito? Oo. Stay-in student assistant ako. Teacher kasi ang amo ko sa isang universidad. Ganun ba? Teka, matanong ko lang.
May nakatira bang Adolfo dito? Adolfo Buencamino? Dito nga. Pero wala siya dito ngayon. Miriam! Miriam! Po! Pumasok siya dito sa loob ng bahay. Dali! Oo po! Teka lang sandali. Kung wala pa si Adolfo, alam mo ba kung saan siya nagpunta? Kailan ba ang huli niyang uwi dito? Aba, manay ko. Wala naman akong pakialam sa mga tao dito eh. Nagtatrabaho lang ako dito, no? Basta ng alam ko, naririto pa siya nung Lunes ng umaga. Pero, hindi na siya umuwi dito hanggang ngayon. Miriam! Ano bang ginagawa mo dyan sa labas? Pumasok ka na! Madali! Opa, opa! Sige ha, tinatawag na ako ng boss ko. Sige. Nakita pa rin ni Aling Tinay si Ate Nika ng Linggo ng gabi. At maaga na itong umalis ng bahay ng araw ng Lunes. At kung mula Lunes, ay wala na rin si Adolfo dito sa bahay nila. Ibig sabihin, may posibilidad na si Adolfo nga ang kasama ng Ate Nika. Tanga-tanga mo talaga! Ang tanga-tanga mo! Nakikipag-usap ka sa taong hindi mo kakilala? Tanga! Binuksan ko lang naman po yung gate. At talagang mangangatwiran ka pa? Ha? Aray ko! Bitawan niyo ang buhok ko! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka! Dahil pahabag ng babae ka! Bitawan niyo po! Ipapahabag mo pa ang anak ko! Bakit? Sinabi ko ba sa iyo, nabuksan mo ang gate, ha? Bakit ka lumabas ng bahay? Sinong nagsabi sa iyo na lalabas ka ng bahay at makikipag-usap ka sa taong hindi mo kilala? Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko! Layas! Talaga po, makakalabas na raw ng hospital ang papa? Oo, baka bukas eh. Pwede na siyang lumabas ng hospital. Pero tandaan mo yung sinabi ng doktor, hindi dapat bigyan ng sama ng loob ang papa mo. Kaya ikaw ha, baguhin mo yung ugali mo. Kundi, maaga kayong mangungulila na naman sa magulang. Opo, Aling Tinay. Wala lang nga ang mama mo eh. Susundan pa ng papa mo. Kaya, huwag mo na siyang gagalitin. Eh, ang papa lang naman kasi, lagi akong pinapansin. Laging nag-aalala sa akin. Eh, malaki na ako. Hindi na ako bata para alalahanin pa niya. Alam mo, ganyan talaga ang mga magulang. Mahal nila ang kanilang mga anak. Kaya sila nag-aalala at natatakot na baka may masamang mangyari sa anak. Alam ko yan, dahil magulang din ako. Kahit ba konting bagay lang, nagagalit ka agad? Sobra naman kasi si Papa kung minsan eh. Iho, talagang ganyan ang magulang. Nagagalit kung may nakikitang maling ginagawa ang anak at nag-aalala sa kaligtasan ng mga anak. Baka kung ano ang ginagawa ninyo sa labas ng bahay. Kaya kung mahal mo ang papa mo, iwasan mo nang gawin ang mga bagay na ikasasama ng kanyang loob at ikagagalit niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Sumama nga kay Adolfo si ate. Sinasabi ko na nga ba eh. Itinanan ng ulanghing Adolfo na yun ang ate ko. Ito namang si ate Nika. Parang tanga. Naturing ang suma cum laude.
Pero pagdating sa pag-ibig, tanga naman. Ah, narito na pala ako sa malapit sa bahay. Iidlip na lang ako saglit. Tsaka ito babalik ng hospital. Hindi bale, alam ko na kung saan matatagpuan si ate. Ah, kala ko kung mahinhin si ate, yun pala. Isang yaya lamang yata sa kanya ni Adolfo na makipagtanan. Sumama agad. Tao po! Tao po! May babaeng nasa tarangkahan. Miss, bakit? Sinong hinahanap mo? Ah, dito ho ba ang bahay ni Don Fidel Martinez? Bakit? Sino ka? Bakit mo hinahan... Ah, ikaw? Sino kaya ang nakita ni Gabi sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Bad Boy! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulong ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Bad Boy! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.